Hi guys! For today's video, so, ba? Nakikita nyo naman, meron akong sinsin. So, ito ay hindi galing sa pagpo-propose. Ito ay galing sa aking dating amo. So, binigay niya pa ito sa akin ang siguro mga 2003, 2004, basta ganun, 2005. Basta ganun, taon. Basta mga ganun taon. So, diba? Kaya nasa akin pa siya. Although, hindi natin siya masasabing numurahin kasi gold eh. Pero, may kaugnayan dito yung vlog ko. Diba? Kasi, ipapanahon ngayon yung, siguro na, ano, sa Facebook yung nag-trending. Yung babaeng nag-post ng disappointment niya or nanghihingi daw ng advice kung anong gusto niyang pwede niyang sabihin doon sa lalaki nagbigay sa kanya ng engagement ring na worth 299 pesos. Kasi 8 years na daw sila, 8 years na mag-boyfriend-girlfriend. Kumbaga, ang sinasabi niya is hindi man lang daw nag-effort yung lalaki na bumili ng mamahaling sinseng at yun ang ibigay sa kanya. Ang masasabi ko lang is, di ba, kung talagang mahal mo yung lalaki, kahit na ibigay sa yung ring, kahit na this ring, okay lang yan. Basta galing sa puso niya, ay mamili ka, 299 na worth of ring, or bigyan ka ng sapi ring. Charot. Charot lang guys. Di ba? Kasi, hindi naman nagmamatter yung kung magkano yung halaga ng ring. Tapos, ang importante doon is, handa siyang pakasalan ka. Handa siyang makasama ka. Yun yung importante doon, di ba guys? Yun naman talaga ang importante. Eh, meron nga dyan, di ba? May pabigay-bigay pa ng ring. May naka-engrave pong pangalan. Eh, pero nasaan? Diba? Wala akong pinapatamaan, ha? Wala akong pinapatamaan. So, yun lang, diba? Hindi nag... Para sa akin, ha? Kahit nga yung nakukuha lang na... Alam mo yun, nakukuha na sing-sing-sing-sing dun sa laruan. Tapos sinibigay sa'yo, diba? Kung galing sa taong mahal mo, parang nakakatawa na yun. Pero yung... Siyempre, siguro sa 8 years naman na yun, napatunayan niya na sa'yo na mahal na mahal ka niya. Tapos, ito namang si Guy, hindi ko alam kung siya talaga yung nag-comment noon, kumbaga, nagbigay siya ng comment din na kumbaga, hiniwalayan niya na daw yung babae kasi nga, parang na-hurt siya dun sa sinabi na yon. So, yun pala, sabi lang ni lalaki, isa daw siyang breadwinner sa pamilya niya. Meron naman daw talaga siyang pambili ng ring, yung engagement ring na maganda. Kaso, mas pinili niya na itabi yun kasi, kumbaga may pinaglalaanan pa siya para sa pamilya niya. So, meron, yun naman daw binili niyang yun is promise ring pa lang. Hindi pa yun yung pinaka-engagement ring. Kumbaga, promise ring pa lang niya yun. Kaya yun lang muna ang binigay niya. Kasi, diba, sa 8 years, diba, kilala mo na yung boyfriend mo kung ano yung kaya niya. Although sabihin mo, ay, hindi siya nag-effort, ganun-ganun. Kung hindi siya nag-ipon, ganun. Ano namang malay mo, diba? Pag sa kasal mo, eh, bigyan ka ng mas magandang ring pala na napag-ipunan niya. Kumbaga, wag mo nang agad-agad na husgahan yung naibigay niya sa'yo. Ibig sabihin, kada magbibigay siya sa'yo, inaano mo yung price, di ba? Kaya maliit na bagay yan, kaya malaking bagay yan sa taong, galing sa taong mahal mo, dapat na-appreciate mo yan. Yun ang dapat lagi mong ilalagay sa sarili mo. So,
wala naman po siyang sinabi na kumbaga nanghihingi yung babae ng advice. So kung ako ang mag-a-advise para sa akin, 'di ba? Mas matuwa na siya na binigyan siya kaysa naman sa sayo na nga ako, o 'di ba? Sa iba nagpakasal. O ganun 'yo. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo, kahit kiss ring kaysa naman ay bigay sa iyo suffering, 'di ba? Kaya sa mga babae dyan na gusto magpakasal or gustong ma-engage, di ba? Eh, magpasalamat na lang tayo. O, ay, magpasalamat kayo, di ba? Hindi ako. Kasi, di ba? Magpasalamat kayo na may ganong lalaki nag-e-effort sa inyo. So, kayo, sa anong masasabi nyo dun sa babae at sa dahilan ng lalaki na meron naman talaga siyang pera, kumbaga breadwinner siya, nilalaan niya sa pamilya niya yung gastos, ganun. Kaya yun lang yung worth ng halaga na naibigay niya dun kay girl. So si girl naman, hindi siya contento dun sa 299 pesos na worth of engagement ring. Kasi nga, di ba, 8 years daw na kasal sila. Ay kasal na mag-boyfriend-girlfriend. Kaya para sa kanya siguro is hindi daw siya pinahalagahan, yun lang ba yung worth niya, di ba? Eh, ang importante naman doon, yung nagbigay, di ba? Yun naman yung mahalaga doon na nabigyan ka, ganun. Kaya, dapat tarunong tayo mag-appreciate, yun lang naman ang sa akin, pahalagahan, di ba? Lalo kung galing sa taong mahal natin. Diba, guys? So, katulad ng ring na to, ayan, siguro kahit inag-edad ko na hanggang kasya siya, eh, dyan siya. Dahil to ay galing sa hindi mo siya engagement ring, hindi mo siya, eh, galing naman to sa taong mahalaga sa akin. So, diba, ganun ang pagpapahalaga. Ganun mag-appreciate. So, hanggang kasya siya dyan sa daliri ko, dyan lang siya. Yun lang guys, sana marunong tayo mag-appreciate. Nagbigay lang naman ako ng opinion kasi ayun yun na. Parang hindi ko na natiis yung ano eh, yung hindi magbigay ng opinion dun sa yan, babayaran lang ngayon na issue na yan. So, kayo, anong makakomment nyo doon mga guys, di sa matatagal ng may relationship? Anong makakomment nyo doon? Anong masasabi nyo? Eh, yung iba nga, ang tagal lang may relasyon, di ba? Hindi man lang nabibigyan kahit yung binuylot na ribbon na, oh, will you marry me, di ba? Hindi pa, dapat nagpasalamat kayo na kahit mumurahin lang yung sinsing, at least, di ba, nag-propose. Marong mag-appreciate tayo. So, yun lang guys, and hindi ko alam kung para sa inyo is tama yung opinion ko. Pero yun naman ay para sa akin. Kung para sa inyo ay iba, eh di kanya-kanya tayo, diba? So, yun lang guys. And yun lang ang opinion ko. Bye!